Nasa kalsada na naman ang ilang mga trucker at broker dahil anila'y pinagkakakitaan sila sa dami ng singil sa pier. Sino ba raw kasi ang matutuwa sa mga dagdag-bayarin sa Terminal Appointment Booking System o TABS para lang mailabas nila ang kargamento sa pier? Sa TABS, gagawa ng online appointment ang broker para sa eksaktong oras at petsa ng pagsundo ng container. Pero sabi ng Aduana Business Club, kada appointment may bayad na 300 hanggang 500 pesos kada container. Wala po silang sinabing pera na involved dito. Ngayon po, ito lumalabas na, may perang malaki. Ipapasun lang naman ito doon sa importer. Ang importer, ipapasun naman doon sa consumer. Mali ito, sabi ni Secretary Jose Almendras. Wala nang ang bayad kung gabi hanggang madaling araw ang biyahe, sila pa ang babayaran kung non-peak ang biyahe nila. If you run during the non-truck ban hours from 10 o'clock in the evening to 6 o'clock in the morning, libre, zero, ni piso, wala kang babayaran. Magbabayad ka lang kung bibiyahe ka during peak hours, which is during the truck ban hours. Yung pera hindi pupunta sa gobyerno. Yung pera ibabalik doon sa brokers mismo. Bakit? Pag nagbiyahe ka during Sunday, imbis na magbayad ka, ikaw ang babayaran ng sistema. Ikaw ang babayaran ng TABS. Exempted sa truck ban ang may TABS appointment, kaya 3,251 pesos ang no-show penalty o kung hindi sumipot sa appointment, 1,600 pesos kung late. Bakit ka i-charge ng no-show? Nagpa-reserve ka na dadating ka sa puerto. Yung container natin, di ba, 5 high yun, patong-patong. Pag minalas na yung container mo nasa first floor, tatanggalin yung 4 na container na nakapatong, ilalabas yung container mo para pagdating mo, nakahanda na at iloload sa trailer mo. Paano kung hindi ka dumating? Pinagbabayad din ng 6,500 peso registration fee ang mga broker para maiwasan ang mga pang-aabuso. Ginagamit ng TAB sa ibang mga bansa tulad sa Amerika, ipinatupad dito para hindi na maulit ang port congestion kung saan ilang bilyong piso ang nawala sa ekonomiya ng bansa. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.